nakakatuwa sa social media. Yan talaga. Pag may masaya sa social media, meron ano, maninira. Let me explain, mga tama, no? Kasi nakikita ko yung mga posts eh. Kakaiba na eh. Puro bad side ko na lang, parang wala na akong ginawa talagang mabuti sa mundo nito, no? Pinakita niyo yung mga call. Yung call, tapos dyan na siguro pinaliwanag na ano. Pinakita niya ito lang. Mahal. Ba't yan lang? Ang dami pang combo ah. Ba't yan lang? Lahat to naka-assist na. Ba't di mo pinaliwanag sa kanila yung ano? Yung mga araw na kinailangan mo, yung card mo, pinakuha mo sa akin. Mula sa kaibigan mo. Na kesyo inutakan ka, di ba? Kinuha yung pera mo sa banko. Nawa pa nga ako sa iyo. Sabi ko, yan, tiwala ka ng tiwala, di ba? Tapos, yung pala, ikaw ang may utang sa ibang tao na parang ako pa kinukulit, no? So, out na tayo ron. Kasi problema mo na yun, eh. No, hindi. Detalyado mo. Yun? Wait lang, Yasi. Hindi, dun muna tayo. So, usapan sustento naman muna tayo, no? Okay. Nagbigay ako, nagsimula ako ng June. Okay? June. So, ano ngayon? July, di ba? Nagbigay ako ng June. Ang usapan namin, ang bigayan namin sa tuwing katapusan. So, nagbigay ako ng June. Ba't ako magbibigay ng katapusan ng June? Di ba? Nag-ano pa nga ako, nag-follow up pa ako ng isang lapad dahil yun yung sinabi niya rin sa akin. O, nabanggit niya ba sa inyo? Wala naman siguro, di ba? Kasi nga, puro kasirahan ko lang. So, yun. Inutos niya pa nga na ilagay ko yung card pati yung isang lapad dun sa post ano niya, post box. Tapos yun, ayos na ayos pa kami nung nakaraan niya, mga tama eh. Kumbaga, nagkakausap kami ng normal mula nung nagkahiwalay kami ni Kelly. In-unblock niya ako, no? Basta, nung isa. Yun, in-unblock nga ako at yun, pinim nga ako nung isa. Na ganyan-ganyan. Hanggang sa pumayag na siya na sustenta ko yung bata. Last yun, maayos kami. Nabigla na lang, ewan ko, ba't nagkaganto simula nung nalaman niya siguro na meron na naman ako. Ayun, parang nag-iba siya ron. Ayun yung totoo dun, mga tama. Hindi ako pwede magbanggit ng pangalan, alam niyo na yan, matik na. Kakaiba na ang social media ngayon. Nakakatakot. So, yun nga, no? Ang usapan namin, napakalinaw. Kaya nga ako bumili ng ticket papuntang Pinas. Diba? Nabigla na lang naging malabo ang lahat. Basta bigla siya naging greedy, naging agresibo kausap, no? Hindi ko alam kung papakita ko pa itong mga combo eh. Pero ito, maikling combo na lang papakita ko sa inyo. Basahin mo na lang. Hindi, ito. Papakita ko na lang. Tatakma ko ng pangalan. Ayan o. Diba? Ito, papakita ko rin sa inyo kung paano makiusap sa kanya. Paano ako naiusap. Na? Ayan nga. Kasi kinukuha niya yung sustento ng July. So, wala pang katapusan. Kinukuha niya na, no? So, syempre, gusto ko ibigay ng personal kay Gachi. Kasi mas malaki ang palit dito, di ba? Kesa ipapadala ko. So, boss na yun.
may bawas yun, kumbaga, di ba? Malaki rin ang bawas nun, kaya sayang naman. At syempre, in purpose, ginawa ko rin yung salitang yun dahil alam ko, nararamdaman ko na kakaiba, na parang ayaw niya nga pa ito talaga. Dahil nga, ayun nga, nagkaroon na akong karelasyon siguro. Hindi ko maintindihan eh. Kasi, bigla niya akong blinak nung araw na ano. Ito, kaya nag-ano rin ako sa kanya, no? Nag-rant din. Ano? Pero humingi ako ng pasensya. Kasi sabi ko, blinak mo kasi ako. Kaya ano-ano nasa isip ko, syempre. Kasi usapan namin, magkikita mo ni Kachi, di ba? Biglang ganun. Ayun, no, inaapura niya ako eh. Tingnan nyo. Sige, pwede ko naman siguro pakita to, di ba, mahal? Oo, takpan mo na lang yung pangalan. Yung pangalan niya. Tsaka picture. Sa ibabaw, sa taas. Ito, lighter ang ko na lang. Ayan, ganyan mo. Ayan, matama. Kaya nang bala dyan, yung sustento ni Kachi Yoroshikune. Ayan, June 29. So, katapusan ng June. Hinihingi niya sa akin yung pan-June eh, nagbigay na ako ng apat na lapad. Nagbigay pa nga ako ng isa ulit, di ba? So, apat na lapad lahat. So, ayan, umokay ako. Kailan uwi mo ng Pinas? So, sabi ko sa 7, sa 8 or 9 ko, sunduin eh. Yoroshiku. Sundin mo, tas balik mo na lang sa Laguna. Opo, di nasasama si tita ako. Ne, paluwasin ko sila. Or ikaw na, uwi Laguna kung papaluwasin sila. Bigyan mo, pamasahe chat mo si mama. Dat kasi, add mo si mama sa FB. O sige, bahala na. Hanap pa ako ng kotse ka ako. O sige, add ko si tita para sa kanya na ako mag-PM. Gomen ne. Ayan. So sabi niya, okay, update me. Sabihan ko muna si mama kailan mo bigay sustento para mapadala ko. So yan, parang nag-aapura na siya dyan, no? Sa pagkita na lang ay ko, ang baba kasi ng palit pag pinadala. Uwi rin naman ako, di ba? Sabi ko. So sabi niya, sabi kasi ni mama, maubos na naman gatas eh. So yun, kakapadala ko lang halos ng June nga, no? Nang kalagitnaan, so ubos na agad yung gatas, napakalakas, di ba? At ikaw nagsabi nun. Ayun, bigla niyang pinasok. Oo nga, pero sakto uwi rin naman ako para hindi sayang yung interes. Gulo mo kaya kausap, Diyos ko, bahala ka. So, yun, alam nyo na. Dito pa lang na iba na yung timpla ng pananalita, di ba? Magbibigay ako, don't worry, wag naman ganyan, sabi ko. So, nagpakumbaba tayo. Alam ko naman, pero kasi di ba, tuwing katapusan nga, nakaraan yan, sabi mo, desyo. Ayun, ako na lang magpapadala sa anak ko. Oo nga, pero sakto uwi rin naman ako. Ba't bapurada ka, ay ko. So, yan. Di ko na inopen sa kanya yung... Di ba, nagbigay naman ako ng June. Di ko na inopen sa kanya kasi parang kakaiba na siya magsalita rito. Baka maging greedy palalo, di ba? Alam niya naman. Di ako apurado. Ikaw nagsabi nun. So, pinipilit niya, no? Sa makikita nyo, nakikiusap ako dito. This time lang, maaari po ba? Napakahirap naman kausap ka ako. Pag tulakan mo pa rin ang pakisuyo ng tao, magbago ka naman ako. Huwag mo ako pangaralan, huwag ka magmagaling. Tapos na nga, di ba? Ako na magpapadala. Ayan, sabi niya. Hayo, Yoroshiku. So, yung kaninang ano nga, no? Combo nila nung nanay niya. Ano yan, business ka ako? Ha, ano? Tingin mo, bi-business ko anak ko? Kaya ko buhayin yan? Oy, kit wala ka, sabi niya, no? Isang beses ka lang nagsustento pero nabuhay ko anak ko. Oo, aminado ako. First time ko palang magbigay sa anak ko. Siyempre, kakalabas ko lang, no? At yun, yung panahon na yun, doon niya lang ako pinayagang magbigay. So, alam niyo na yun. Ayun naman pala eh, ba't dami mong salita? Eh, di, pahirami nyo na ako at para mabilan ng mga gamit ng bata ako. Oo na, dami mo naman sinabi eh, kako, di ba? Kala mo naman kasi lahat ng... Ano? Lahat nadadama sa pera mo. Mapera ka lang pero di ka masaya. Kaya huwag ka magulo dyan. Dami paraan. Di chat mo si mama. May usap ka. Ayun yung sabi niya. O, sabi ko ngayon. Oo na. Sorry na. Okay. Basta sa pagsundo. Tapos. Tapos din. Di ba? Napakadali niyang kausap. Labo mo naman kausap. Ay ko. Ba't ganun naman? Naikiusap ako. Di ba? So, yun lang. Okay ba? Pinaliwanag ko lang yung side ko kasi napakasama ako na sa inyo eh.
Okay? Kasi puro kasi rango na lang nakikita ko. Diba? Nung nakaraan, ayos na ayos tayo, makatama. Eh, dahil sa ganyan-ganyan ganito, kayo, nadadala rin kayo sa mga ano, paninira. Diba? Okay na ba kayo doon? Naipaliwanag ko na yung side ko? Hindi mo naman pinapaliwanag naman. Kwento mo lang. Hindi, siyempre, paliwanag na rin yun. So, yun. At yung sinasabi niya nag-aaya ako, isang malaking kalokohan, no? Siguro may nag-message ako sa kanya ng ganun at ipapakita ko sa inyo para malaman niya. Na hindi ganun. Hindi means yung sinabi ko. Eh, pinakita ko sa inyo. Na ano? Ano ba yun? Wait lang, matama. Kasi parang lumalabas, rapist ang dating ko eh, no? Tayo na, manyak na manyak. Para bang wala na akong mapupulot na ano? Na, basta, kumbaga wala na akong makikilalang babae. Tayo na, kung tutusin, hindi na kailangan na nito eh. Ito. Ito siguro yung dinamdam niya eh. Minins niya to. Ayun, kahit ganito may anak ako sa'yo, kaya kampi mo pa rin ako. Yan yung tungkol sa card na sabi ko, huwag siya magpaloko, di ba? Sabi ko, kahit tikman mo ako, di ako papalag. Joke. So, siguro, sineryoso niya yan. Pero sinabi ko agad na may jowa ako. Di ba? So, yun siguro yun. Sineryoso niya, no? Naku. Mas okay na ako, tahimik na ako ngayon, matama. Okay? Kaso, may ganyan. So, kailangan natin mag-rebat. Alam nyo naman, di ba? Sabi ko naman sa inyo, kailangan natin protektahan yung sarili natin. Idaan nyo na lang sa legal yan. Kung tutusin, gustong-gusto na nga nitong isa, pero syempre, inawat ko. Kayang-kaya niya. Inawat ko eh. Baka manahimik na eh. Pero kung hindi siguro, oras na. Kaso kawawa, di ba? Ayaw tumigil eh. Ewan ko, napaka ano. Di ko alam kung bakit kailangan pang idaan ba sa batas to. Mahal? Hmm. Sa tingin mo? Sige, maliligo na rin ako. Hindi, diyan ka lang. Hindi naman ako pag... Hindi, since ganito naman, ganyan, open book. Mm-hmm. Open book ang buhay mo sa kanilang lahat. Kasi mahal, lagi kang naka-live. Alam lahat nila ng kwento mo sa buhay. Mm-hmm. Ultimo pagkatrabaho mo. Ultimo partner mo. Ultimo pakikipag-away mo sa partner mo. This time... Siyempre ako as partner mo ngayon, hindi ako papayag na ganyan ang gagawin nila ulit. Ulit. Okay? Ulit. So this time, ginawa nila yan. Pwede naman natin idaan sa legal process. Pero siyempre dahil nanay din ako, single mom din ako, naiintindihan ko yung isa. Okay? Yan. Pero, hindi to the point na maiintindihan ko lahat. Yung status post ma na parang iba yung pagkatao na ipinapakita at gusto nang malaman ng tao na ganun ka. Okay? Hindi ganun. Na parang sa pinapakita niya kasi at sa kwento niya, eh manyakis ka, rapist ka, ano ba, hayok na hayok ka, ano ba? Parang ganun. Maiintindihan ko eh. Kung model yan ng FHM, Viva Max yan, ano ba, artista yan, o maintindihan ko. Pero,
joke lang yun, pero hindi talaga yun, hindi mali. Kasi binibuild kita, inaayos ko yung tao, yung lahat ng pagkakamali niya, gusto kong ituwid, okay ka na eh. At some point, biglang may gaganyan. Tas maling kwento pa. Sana dinetalyado mo na bago kang umuwi ng Pinas, na kwento mo, ikwento mo sa kanila na kausap mo yung tao. Hindi, kasi di ko na sinabi. Kausap mo siya, tinulungan mo siya before ka umuwi ng Pinas. Nangako siya na ipapakita sa yung bata, one day, two day before ka maglipad ng Pinas, bigla kang binlock. Nandito ka na sa Pinas, ilang beses mo na sinabihan kita, approach mo sila. Kasi alam ko yung pakiramdam. Okay? Alam ko yung pakiramdam. Kaya sabi ko, kausapin mo na maayos, baka may nabanggit kang hindi maganda. Pinahitaw naman siya. Oo. Pwede mo naman din i-post yan, pero not now, hindi ganun ang paraan. Kasi baka nga ganun, mabaligtad ka pa, kasuhang ka pa. Well, then ngayon ikaw may karapatan mang ganyan mag-legal process. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong balik-balik ka rin mo ng mundo, kahit anong galit mo dyan, tatay ka pa rin niya. Pagtanda ng bata, hahanapin ka pa rin niya. Okay? Ngayon, kung may problema kayo, sana ang ginawa niya, dinirect ka niya. Hindi siya ganun. Oh, yun nga ang problema eh. Ang problema ngayon, kasi okay ka na. Hindi ka na dapat ginaganyan ng mga tao sa past mo. Okay na eh. Nag-reach out ka naman sa bata. Yan nga, sinabi ko rin nun eh. Huwag mo na akong sisiraan sa media, sabi ko. Nung ayos ka na, Okay, all goods naman eh, Okay, nagre-reach out ka ng mga nakaraang araw. Pumunta ka sa tropa-tropa niya, nakokonekta sa kanya. Sabi ng tropa niya, hindi, di ba? Mm-hmm. Tol, sorry, pasensya, hindi daw. Oo, negative. Negative. Tapos after few days, nag-post na parang may sakit yung bata. Mm-hmm. So anong lalabas sa tao? While ikaw masaya ka, nakikita ng tao, masama ka. Hindi ako galit dahil may anak kayo. No, hindi ganun. Naiintindihan ko yun eh. Galit ako kasi syempre mahal, tangina, okay ka na, inaayos kita eh. Okay ka na eh. Tapos biglang may gaganyan. Hindi ganun. Kung gusto niya ng maayos pala na usapan, kung gusto niya pala ng ganyan, na may sustento, may ganyan, makipag-coordinate kayo ng maayos, makipag-usap kayo ng maayos, kasi nakipag-usap naman ng maayos si Yoshi sa inyo. Hindi ko lang maintindihan, ako na nasasaktan para sa'yo eh. Ako na nasasaktan para kay Yoshi, kasi tangina, umuwi pa ng Pinas, asadong asado. After few days, hindi pala makakasama. Until last days, until ilang days, nakikiusap. Tapos bigla nyo sisiraan yung tao. Okay na siguro. Hindi magiging okay hanggat hindi mo binibigyan ng leksyon yung ganyan. Kasi posted ka, sira ka na. May something na manyakis, rapist, na hindi maintindihan, ako connect sa pangalan mo. No, hindi ganun. Alam mo ba, lalo mag-rant. Mag-rant? Ay, mag-rant na mag-rant. Kung sila, yan ang way up nila tayo. Dumaan tayo sa legal na proseso. Ganun lang naman yan eh. Ngayon, ang ano dito, siste dito, nag-post na sila ng ganyan, nag-start sila ng ganyan. Sana, nisip muna nila yung bata. No, hindi mo kailangan mag-sorry, mahal. Naano lang ako sa ano. Ngayon, after this live, siguro naman makakarating to sa kanya. May mga mag-e-edit ng clips, may mga magkukuha ng video, magtatag sa tao. Sana please lang, this time, hayaan yung taong magbago, hayaan yung taong mas lumabas yung bright side ng tao, maging okay yung tao.
Kung sumusuporta talaga kayo, suportahan nyo sa magandang paraan, hindi yung sa puro kalokohan. Kung gusto nyo maging maayos sa bata, makipag-coordinate kayo, mag-usap kayo na maayos, hindi dito sa social media. Oo, let's say, sige, open book ang buhay ni Yoshi. Pero sana pagdating sa ganito, huwag nyo nang i-involve yung bata. Huwag nang ganon. Hindi sa pangingielam, hindi sa pagiging ano. Ang gusto ko lang, syempre, tang ina, syempre, inaayos yung tao eh. Kung gusto niya ng personal, mapag-usap, go. Pero mahal, sabi ko sa'yo, after nito, iintayin ko ang sagot o iintayin ko ang actions niyan. Sabi ko sa'yo, matitrigger yan. Ililegal ko lahat to. Hindi pwede na yung ganyan. Kalahati na ng buhay ko, kalahati ng buhay mo. Pangalan mo, pangalan ko, magkadikit na yan. Hindi yan pwedeng ganyan. Mabaho ako. No. Doon na ikaw. No. Clear out mo ulit. So yung clear out ko, ano? Oh, ano yung kini-clear out mo dyan sa video na yan? Kasi kailangan detalyado ka dyan. Kini-clear out ko. Ha? Natay, manahimik na. Please lang, please huwag lang. Huwag na, tigilan na yung negative, oo, negative na yan. Tigilan na po natin yan. Please lang. Masarap mabuhay sa mundo ng tahimik. Hindi, maigsi lang ang buhay. Oh, okay. Life is short. Uh-oh. Enjoy lang natin. So yun, sana mapagbigyan mo makita pa yung bata, no? Hindi, huwag ka na umasa kasi ayaw mo na lang eh. Okay, okay. Accept the fact, mahal na na. Pag natapos kayo, it's either mahihirapan ka nang makakita yung bata, magkaroon ka ng connection sa bata. Tapos, kung bibigay niya, kung hayaan niya ulit na magkaroon kayo ng connection, makapagsustento ka, sustento ka. Gusto niya, parang si Yas, kung paano mo ko kinausap dun sa isa. Actually, sa totoo lang, ito ah, tangina ng mga aso, kawalang kahoy. Sorry, man. Ito ah, dito ko lang sasabihin to, okay? Hindi ko sa binabra, hindi ko sa binibida si Yoshi, pero alam ng mga tao at kaibigan ko to. Hindi ako all good sa daddy ni Yas. Hindi ako all good sa past ko, sa ex ko. Pero si Yoshi ang nagturo sa akin na maging maluwag sa ex ko. Kasi alam niya daw yung pakiramdam ng nangungulilang tatay sa anak. Anong pansabi mo sa akin nun, mahal? Kung ba't ayaw ko ibigay? Ayaw ko ipahiram? Bitter ka lang. Hindi, sa totoo lang, sabi ko kasi naiinggit ako, nasaktan ako sa part ko na sila, yung daddy niya, tsaka yung bago niya, tapos kasama yung anak ko. Parang ang unfair ng buhay. Mm. Ako yung gumawa, tapos sila yung magkakasama. Sinabi niya, siya daw yung nag-alaga ng almost 8 years, ganyan. 9 years, ako naghirap ng 9 years. Gusto sana sabihin eh, ba pinagdamot mo rin? Hindi, totoo, pinagdamot ko. Kasi galit ako eh. Ganon. Pero si Yoshi yung nagturo ng ganun part sa akin na hayaan mo lang. Kung ano yung gusto ng bata. Nagpos na naman daw, Mal. Check natin. Hindi. Hena, medyo negative na yan. Ang negative. Wala na, sira ako na ulo talaga nito. Mal. Negative na po. Mal. Tama na, cut na. Okay, sige na, i-cut na natin ton live. Gawin na lang po nating
legal process ang lahat. May screenshots ka na ng mga ano, di ba? Ayan, ito screenshots yan. Meron yan. Okay. Okay na yan. Okay na yan. Ayaw niya talaga eh. Ayaw niya na ma-smile. Tsaka ano, okay so, na yan. All good. Please lang po, pa-stop na lang po ng pakikipag. Bakit naman? Ha? Bakit naman? Pinos na lang yung bakit. Hindi, ganito na lang. Please na lang kami na lang po yung makikiusap na iwasan na lang po natin maging negative people, na maging negative sa mga tao sa paligid natin o sa mga kausap natin. Please lang, tigilan na natin, magsilang ang buhay. Huwag nyo na kami pinagtatag sa mga hindi namang kaganon ka, ano? Tawang-tawa ako. Okay na po yun. Meron naman tayong gobyerno na, meron naman tayong laws. Ganun na lang muna. Positive na lang po sana ang lahat. Huwag mo na kasing kunin yung wedding ring eh. Ikaw kasi. Kinukuha mo kasi yung wedding ring eh. Sabi. Siyempre, sayang din eh. Papatunaw ko sana, gagawin kong hiko. Eh, malay ko ba? Tinapon daw eh, no? Mahal, tinapon daw eh. Ay ko. Puta yun eh. Tinapon daw. Saan yung video? Okay na yun, yamo na. Okay na yun, enough is enough. Okay na yun. Guys, spread the good vibes, positivity, iwasan ang negativity sa buhay, maigsi lang po ang buhay. Okay. Teka, teka, may papaitas eh. Ano yun? Nawa po. Tama na! Hindi na! Guys, mahal, bad. Bad? Enough na yan. Kasi alam nyo guys, kayo din eh, ito lang sasabihin ko, kung kayo may malawa kayong mindset, may malawa kayong pag-iisip, kung ano kasi yung magiging ikaw sa partner mo, yun yung magiging reflection ng partner mo sa'yo. Okay? Hindi kahit sa partner mo, kahit sa anak mo. Kung anong pinakikita mong imahe sa kaharap mo, yun ang ihahawa mo sa kanya. Okay? So kung ako, pinapakita ko sa anak ko na palagi ako nagtutwerk, magtutwerk din yung anak ko. Diba? Tama naman ako. Pero kung ako, lagi akong nagpapakita sa anak ko na lagi akong gumagalang at nagpupo sa kahit kaninong tao, kagayahin niya yun. Pati yung pag ano, pati yung pagbe-baby talk ko. Okay. Doon na tayo, end live na tayo guys. Thank you po. Legal process, spread the positivity and paki-stop na po lahat ng pagtatag and comments. Hayaan na po na natin nakapag-explain si Yoshi. Sana mag-explain. Tingnan natin. So, ay panoorin natin. Peace out. Good night na. Mahal, may lakad ka pa. Oo nga. Uy, kilos na. So, peace out. Maliligo pa ako. Mamaya, ano, panoorin na lang kita for the views. What?